kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Tsuper, Nicole Hyala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila is a feel good Tuesday. Hi partner. Pwede ba akong kumapit diyan sa palikpik mo tapos lilipad tayo? Pwede partner. Tapos yung dati nating mga tinitira mga gamot tirahin natin. Lipad talaga tayo. Hoy, char! Baka maniwala po kayo. Minsan, ang dami naniniwala. Huwag kayong patol ng patol sa mga, ano, sa mga biruang... Biruan ng mga walang ano, tulog. Oh, yan, mga biruan ng mga pagod. Yan. May biruan ng mga lasing. Correct. May biruan ng mga misaltik. May biruan ng hindi nakabooking. Yan. May ganun, kaya ingat-ingat po tayo sa mga biro. Oo. Yan, kasi wag din patol ng patol. Baka mamaya, di ba, mapikon, ganyan. Diba? Pero to answer your question, partner, pwede? Bilang may papalikpik yung aking suot na t-shirt ngayon, pwede. Oh. Kapit ka dito. Hanggang gano'n kataas ang lipad natin yan? Mga 80 meters. Ah, pwede na. Na-testing nakahagabi. Oh. Sorry po. Sorry po. Wag di pong papatulan po. Talaga. Wag di pong papatulan. Nakainom kagabi. Sorry po. Lasing pa po, lasing. Hindi sanay. Nakakalurke. Oh, good morning po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon na pinipili na maging happy, pinipili mag feel good. Tama kaya yun. Nakatutok ka sa Love Radio. Maraming salamat. Thank you dahil madami kayong pwedeng pagpilian na form of entertainment, pero pinili nyo makinig ng radyo, pinili nyo manood sa Facebook Live, at yung mga iba nating mga kabisyo na sumusuporta sa atin sa Spotify, pinili nyo rin makinig sa ating podcast. Yan. Correct. So thank you po kayo po ang dahilan kung bakit alam nyo na, nakaka-arte po kami, nakaka-aura kami, tigit sa lahat, nakakakain po ng anim na beses sa isang araw yung mga anak namin, mga patay gutom. Charot. Hoy, thank you sa inyo. Uy, totoo, salamat. Yun na. So maraming salamat. Oh, and agree ako dun sa sinabi mo, partner. Talagang lahat tayo, no? Ikaw mismo na nakikinig ngayon, you are in charge of your own happiness. Mm-hmm. 'Di ba? Sa ngayong umaga, sa halip na magreklamo ka, sa halip na tingnan yung mga hindi magagandang bagay, yan. Bakit mo hindi ibaling ang attention mo sa mga bagay na makapagpapaligaya sa iyo? Marami 'yan. Tsaka alam mo talaga, perspektibo lang eh. Natatandaan ko there was a time before nung medyo bata-bata, mas bata pa tayo. Bata pa naman tayo. Mm-mm. Mas bata, hindi na nga, ano nga lang ngayon, bata na medyo masakit ang batok. Batang hinihingal, ganyan. Yan, minsan isip bata yan, din. Yan, yun din. Diba? O kaya, magaling gumawa ng bata. Charot! Oops, mapapatol! Biro lang. There was a time na in our late 20s, early, mga mid to late 20s, diba? Yun yung kasagsagan talaga ng umpisa ng tambalan, tapos sunod-sunod here, there, everywhere, hostings, ganyan. Natatandaan ko lang na there was a time na it was parang I was complaining about it. Parang ano ba yung nakakapagod? But why? Yeah, you know, I was like, you know, complaining. Too young then, yeah, too young. And parang like, hello, gano'n. Wala na kuha ang sagot. Parang you know, parang like hello. Walang laman yung lasing sagot. Talaga. Kaya mo, may amat spagangs. Ano, parang basta natatandaan ko to partner, yung moment na parang bigla ako napagod. Tapos, instead of enjoying it, o yung parang iniisip ko, napaka-tasky naman ito. Mm-mm. Parang nakakapagod siyang gawin. Tapos isang araw, na-realize ko, hindi naman, sa one of those times, na-realize ko na, una, hindi naman lahat nabibigyan ng ganitong klaseng opportunity. Yes. Diba? To host an event, yung mga ganon. Hindi lahat may ganong perspektibo. Tapos pangalawa, hindi naman lahat din, I mean, ang daming pwedeng kunin, pero ikaw yung kinuha. Yes. Tapos pangatlo, hindi naman lahat merong katulad ng talak na meron tayo. Parang ganon. So, simula nun, partner, and higit sa lahat,
'di ba? Yung binigay sa iyo yung talent na yun eh, ba't hindi mo gagamitin? Agree. Tsaka perspektibo nga, dapat maging happy ka about it, hindi ano yan eh, it's a once in a lifetime experience. Mm-hmm. So bakit hindi mo kakarin? Bakit instead of being happy about it or being grateful about it, nagko-complain ka? Tama. 'Di ba? Ito po ay minsan ganyan tayo sa buhay eh. Parang complain, 'di ba? Pero sa halimbawa, may pasok na naman ngayon. Oo, nga ba yan? Papasok na naman ako niyan. Kailan ba ako magiging mayaman? Bakit may pasok ako? 'Di ba? Gigising na naman ako na maaga, magbabyahe na naman ako, makipagsiksik na naman ako sa LRT, MRT. Kaya nga, 'di ba? Pero perspektibo. Mm. Perspektibo lang kabisyo na hindi lahat may trabaho. Yes. 'Di ba? Yung position mo diyan maaaring pangarap ng ibang tao. So, 'di ba, sa halip na magreklamo ka diyan, ipagpasalamat mo 'yan. It is a blessing. Correct. Grateful ka dapat. Always yan. Remember, hindi lahat fit to work. Yes. Yung iba gustong-gustong magkaroon ng trabaho pero hindi pinagkalooban ng kakayahan na makapagtrabaho. Totoo. Kahit may available na trabaho. Mm-hmm. Or 'di naman kaya walang opportunity na naibibigay sa kanila. Meron silang kakayahan, they're fit to work, pero yung opportunity, wala. Absent, yes. Diba? So, if you have both, you are fit to work, mm-mm, at nagtatrabaho, at may work ka, yan, blessing yan! Tama. Tsaka uulitin lang po namin, hindi tayo mayaman! Hala, gising, bangon! Magsipag! Correct. Rumakit! Rumampa! Diba? At magpasalamat. Agree ako doon. Though talaga may mga pagkakataon sa buhay natin, kagaya yung nakwento ni partner na halimbawa nung kanyang panahon na nasa late 20s or mid-20s niya. Mid to early. Talagang, actually, hanggang ngayon, wala naman pinipiling edad yung ano, yung tinatawag na burnout, napagod. Nakakaramdam talaga tayo na ganun, na parang ano bang gagawin ko talaga sa buhay? Okay ba talaga itong trabaho na to sa akin? Parang wala nang mga ganun. Nabuburnout tayo sa mga ano, sa mga maraming bagay sa nangyayari sa ating buhay. Pero babalingin mo dapat eh. Mm-hmm. Babalingin mo yung attention mo. Ay, mali. Dapat hindi ako napapagod. Dapat nagpapasalamat pa rin ako kasi may trabaho ako. Mm-hmm. Bayan, napapagod na ako magbasa, napapagod na ako mag-aral. Hindi, pasalamat ka, nag-aaral ka. Pasalamat ka, may chance ka na mag-aral. Yes. Pasalamat ka, may pampaaral ka. Correct. Kasi yung iba, wala na silang pampaaral, walang chance sa mag-aral, 'di ba? Tapos wala lahat ng opportunities. Tama. Yan din ang lagi ko sinasabi. Alam mo, partner, yun yung Diyan tayo nababurnout minsan eh. Yung parang feeling natin ano, bigat-bigat ganyan. Pero pero sa totoo lang, kung titingnan, kaya nga sinasabi ang point namin dito, perspective, point of view. Mm-mm. Kung paano mo titingnan ang mga bagay-bagay, 'di ba? Mindset. Diba? Mindset. Kaya ito yung ipapamana ko sa anak ko at ipapamana ko sa lahat, 'di ba? Anong pamana mo sa akin? Ito, mindset, anak. Mindset. Totoo. Pamana ko 'yan. Oh, di magiging sa tayo, pero napaka-importanting pamana nun. Totoo, kasi inuumpisan ko na yan kay Princess eh. Lagi ko yung sinasabi, partner, na kung ikaw ay studyante ka, you're mag-aaral, di ba? Wala ka namang ibang gagawin eh. Yan lang. So ang mindset mo dapat, dahil lalo na kung hindi ka naman working student, ano, yung ikaw yung isa sa mga yung regular na estudyante, hindi na kailangan magtrabaho para makapag-aral. Correct. So technically, bigay lahat ng mga magulang. Oo, yun, diba, baon at kung ano mang pangangailangan. Madami naman estudyante ngayon, ganun eh. Madami ang working, pero madami din naman yung nanay, yung mga magulang yung bahala o merong tagabigay ng whatever their needs are habang sila ay nag-aaral. Yes. Maraming ganun. At kung ganyan yung sitwasyon mo, yun na nga lang ang gagawin mo. Bakit hindi mo pa siya kakaririn? Ako, para sa akin, ganun eh. Parang, ito na nga lang yung gagawin ko eh. Ito lang yung obligasyon ko. Papasok ako, mag-aaral ako, matututo ako na para din lang naman sa sarili ko. Eh, bakit hindi ko pa kakaririn? Agree. Diba? Ang hirap kasi, inuna yung paglandi. Yan. Diba? Ano yan? Landi before aral? Oh, sige. Shock, pok before aral. Huwag ganon! Yung mas effort kang lumandi, no? Kaya at maghanap ng jowa sa school. Before aral? Oo. Eh yun, sa totoo lang, at this age, dyan sa punto ng buhay mo ngayon, yan lang ang gagawin mo. So dahil yan lang ang gagawin mo, karirin mo yan. At kabang iniisip mo na thankful ka, grateful ka na kapag-aaral ka, tapos kinakarir mo pa siya. Ang ganda pa ng mga benepisyo nun eh. Mm-hmm. Maaaring magagandang grades in school. Yes. Saka yung matututo ka, di ba? Yung mga ganon, yung disiplina na makukulong
nakukuha mo sa eskwelahan, ganyan. Syempre sinasabi natin ito part 2 kasi marami nang magsa-start this week or next yes. week. Marami ang start na ulit ng classes ng August, 'di ba? So paalala po mula sa tiyahin po yan. Ninyo at tiyuhin, ganyan, 'di ba? Sinasabi namin to kasi nung mga nag-aaral kami, wala, hindi kami jowain eh. Oo. Eh. Alam mo na, hindi namin problema yung paglandi kasi wala lalandi sa amin. Part of bitterness it is. Siguro kaya hindi kami makarelate. Kaya siguro nung mga nag-aaral kami, wala kami ibang ginawa kundi mag-aral lang. Oo. Kasi wala naman lumalandi sa amin. Insert background music here. Nakakalurks. Diba, totoo yun. Minsan kasi, halimbawa, ako may kakilala kong ano, yung tropa ko. Mm. Dati, sobrang masipag siyang mag-aral talaga. Yung attention niya laging nasa pagbabasa. Makikita mo, laging nasa library, mga ganun tipo. Pero na-pressure siya kasi yung mga close friends niya, may habang jowa. Nag-aaral, isa-isa nagkaka-jowa. Mm-hmm. Tapos, siya na lang yung wala. So, parang yung tinatawag na peer pressure. Mm-hmm. Diba? Na-stress siya. So, pinilit siya magkaroon ng jowa. Nag-enjoy siya magkaroon ng jowa. Oh. Pero nakalimutan niya mag-aral. Oh, hindi na siya, hindi na kami nagkikita sa library. Mm. Oo, nagkikita na kami sa ano. Gimikan, sa gimikan. Sa nagde-date, sa sinihan, nasa taas. Yan. Yes. Sa pinakadulo, pinakataas. Uso pa ba yun? Ewan, hindi na yata. Diba? Kasi may seats na, may assigned seats hindi, na. Hindi, at saka merong ano yan, may night ano camera na. Ah, meron noon kasi wali. Sayang. Mga gawain eh. Sayang no? Hindi nyo naabutan. Yung ano yung pupunta ka sa pinakadulo, pinakamataas. Oo. Yung hindi ka naman talaga pumunta para manood ng sine. Sayang. Hindi nyo naabutan. Oo nga. No? Yung mga magjojowa lagi na sa pinakadulo. Yan. Pero yung mga single, yan, yung mga walang partner. Nasa eye level sila kasi manonood talaga sila ng sine. Yan. Yung mga magjowa, alam na din. Nagsisiksikan lahat kaya sa dulo. Kaya nga nung araw partner. Hindi, hanggang ganda din ngayon din naman, di ba? Ang bili ng mga magulang pag magde-date, huwag manood ng sine. Yan, kasi ako. Diba yun yung parang ano start ng temptation yan partner eh kapag ka madaling. Oo, totoo. Oh, anyways, ngayon may ano may night vision camera na. Ayan so, naman. Kitang-kita yung mga ganap mo diyan, diba? Mga but may green na gumagalaw. Green na gumagalaw. Kasi night vision eh. Ah. Night, diba pag night vision parang green yung lumalabas sa ano. Sa monitor. Ah, ganun. Mga ganun, no? Pero pag maganda yung camera, kita-kita. Totoo ba? Nag-i-invento na naman ako. Totoo ba? Bigla akong kinabahan. Kakanood lang namin ng sine last night. Eh. Charot. Kaya hindi totoo, may mga night vision camera. Totoo yun. So, hindi, high tech yung world eh. Hindi naman imposible yung sinasabi mo. Hindi tayo, well, ako I'm not definitely, hindi ako definite about it. Mm-mm, hindi ako sure. Pero yung possibility na merong ganung klaseng bantay. Hindi para malabo. Para iwas halay, iwas sa, totoo naman yun eh. Diba? Kasi pumunta ka doon para madun ng sine at hindi magpahalay, diba? Yung ganun. Oh, so anyway, yung sabi ko, yung kwento mo, yung kaibigan mo, hindi na kayo nakikita sa library. So ang kitaan doon na sa mga sinehan. Correct. Tapos ano, parang celebration sa kanya yung magkaroon ng cancellation ng class. So isipin mo na bago na yung mindset niya, na bago yung perspective. Samantalang dati, no? Oo. Kaya alam mo, okay din talaga yung ginawa ko, partner. Na. Kasi ako talaga, tama ka naman eh. Hindi siguro tayo relate doon sa mga eksenang landi before aral kasi wala naman lumalandi sa atin. Hindi naman tayo kalandi-landi. Hindi mga jowable kasi noon. Hindi talaga tayo jowable. Oo. Kaya buti na lang tama lang din yung ano eh. Siguro blessing yun eh, no? Oh, hindi partner, blessing din siguro yung utak ko na medyo mamalayo ang imahinasyon. Alam mo bakit? Meron ako imaginary jowa. Para pag ay, hindi pala maganda, balik na tayo sa medyo jowa. Hindi partner, kasi pag kami kakwentuhan partner, pag may kwentuhan, hindi ako nahuhuli. Aba, may entry ka din. May entry ako kasi mahilig ako magbasa ng libro dati. So, ang mga, diba, babasa ako. Precious romance. Yeah, precious romance, ganyan. Di syempre, meron akong alam tungkol sa mga bagay-bagay, diba? Kasi di syempre, ina-apply ko yun sa kwento. So, noon palang nahilig ko na magkwento. So, kapag kalimbawa sasabihin nila, ay, ganito yung ginawa namin ng jowa ko, ganyan. Sabi ko, eh, kami din. Ilusyonada. Pero ibig sabihin, naitawid ko yun eh. So, yung peer pressure, it did not get to me eh. Naitawid ko siya. Yung school days, yung school life, na ang priority ko pa rin, yung pag-aaral. Diba? Na naitawid ko siya na kunyari may jowa ko, pero wala talaga. Pero ang galing mo dun, ha? Oh, syempre. Pero aminin mo din, partner, na jowa ka rin ng mga panahon naman, na yun. Oo naman, partner. Talagang wala lang. Wala lang talaga. Wala magkamali. Hahaha. Tsaka kasi,
kasi noong mga panahon na nga ng 90s and early 2000s, wala pa naman yung teknolohiya na meron tayo ngayon eh. So ibig sabihin, the only way na meron kang makikilala is kapag ka ni-refer ng kaibigan. So yung first jowa ko ay best friend siya ng boyfriend ng best friend ko. Ganon. Okay. Diba? Yung best friend ko, una nagkaroon ng boyfriend. Uh-oh. Yung boyfriend niya may best friend. So naturally, ganon kasi yun nung araw eh. O yung ano, yung best friend ko, natin. Reto-reto sa madaling salita. Ganon. Kasi ya-eyeball ka. Ganyan. Hindi ka tulad ngayon. Ang dami ng ways and means. Uh-oh. Dati kasi talaga reto. So kung kulang ka din sa kaibigan, good luck talaga sa sa'yo, friend. Imaginary jowa ang ending mo dyan. Oo nga. Pero totoo naman, nakakaingit naman talaga. Oo, diba? Naman. Sa totoong buhay. Sa true. Nakakaingit naman talaga. Kunyari, may mga kaibigan ka talaga, lima kayo, tapos yung apat doon may jowa na silang lahat. Tapos every time na magkakasama-sama kayo, kasama din yung mga jowa nila. Lalo parte pag nag-aaral eh. Kasi yan yung years of exploration. Mm-hmm. So syempre meron silang mga ikakwento, tapos hindi ka talaga relate. Kasi katulad ng ako, sabi ko parte, di ba, sa utak ko lang yung mga gawain kasi nabasa ko lang sa mga libro. Diba? Pero deep inside, sa totoo lang, kailan ko kaya ma-experience yung mga ganong klase mga eksena? Boom! Diba? Correct. Gets naman namin yan na it's part of it. Falling in love. Masaya. Landi-landi. Ganon. Inspiration, sabi nila. Correct. Pero still, ang priority mo at that age group, diba? Habang nandiyan ka sa age group na yan, ay mag-aral. Yes. So yan talaga yung gagawin mo. Yung mga jowa-jowa, landi-landi, on the side na lang sila. The priority should still be the studies. Uh-oh. And yung ano nun, yung benefit nun, lalong-lalo na if meron kang, di ba, ang sarap sa pakiramdam yung graduate ka na meron kang honors, yung mga ganun. Kasi bakit? Kinarir mo eh. Yun yung mindset eh. Parang ito na nga lang yung gagawin ko. Lalong-lalo na po, ha? Galing sa mga chuhin na chuhin yung hindi mga ligawin. Kung alam mo sa sarili nyo, hindi kayo jowable, mag-aral po kayo. Kasi isipin mo, wala ka nang jowa, bobo ka pa. San ka na, girl? Diba? Kasi ako, partner, yun yung naisip ko eh. Latak na latak pag-graduate. Diba? Oo, walang inisip ko yun, partner. Hindi sayang na nga, naman yung paaral. Hindi na nga ako jowa ball. Diba? Oo. Hindi na nga ako kaganda. Nung time na yun, partner, pat-pat pa ako. Oo. Wala pa kaming pera. Tapos hindi pa ako matalino. Ano na? Diba? Ano saan ako pupulutin? So, siguro, alam ko sa sarili ko, wala kaming pera. Oo. Hindi ako maganda. Kulang ako sa lahat ng mga bagay-bagay. Walang nutrisyon. Wala lahat. So sisiguraduhin ako, hindi ako dapat magkulang sa talino. Oo, diba? Tama yun. And I feel like, ano yun eh, yun naman din yung nagdala sa akin eh. So yun yung magdadala din sa you to good things. Correct. Diba? Kung basta, ito talaga, based on experience, kung alam mong tsaka ka, dapat may utak ka. Hindi yung tsaka ka na nga, hindi ka pa nag-aaral, good luck talaga, friend. Balansehin natin ng konti. Yes! Balance! Piliin talaga yun. At saka iba yung... At pwede kasi, I mean, hindi, yung talino, feeling ko, partner, maaring namamana. Mm-hmm. Pwede? I don't know. Hindi ako sure about the science about it. Kasi, di ba, usually ganun yun, parang kapag lahi sila ng mga doktor, o kaya lahi sila ng mga cum laude lahat sila may Latin honors, ganun. Parang naturally, mapapasa yun sa anak eh. Di ba, parang alam ng teacher yan, yung teacher na kunyari 40 years na in service. Alam niya yan, kasi naabutan niya yung ate, yung kuya, hanggang sa bunso, lahat yun, achievers. Family tree. Family tree, correct. Totoo. 40 years ka ba naman, di mo maabutan yung family tree, di ba? So makikita talaga yun. So pwedeng acquired, ako din naniniwala ako doon. Pwedeng namana. Pero hereditary, ganun. Hereditary siya. Pero pwede rin siyang inaral mo siya eh. Yung wala ka namang acquired, pwedeng acquired na lang. Yung inaral mo talaga, kinareer mo, pwede yun eh. Mm-hmm. Kasi madami namang ganun, yung mga magulang nila sakto lang, tapos bigla lumaba yung anak, sobrang matalino, sobrang magaling. Kasi kinareer niya, inaral niya. Tsaka masarap sa pakiramdam, yung alam mong nakatapos ka ng pag-aaral, na may natutunan ka. Yes, yeah, so true. Diba? Ibang nagagawa sa isip, iba yung nagagawa sa sarili, iba yung nagagawa sa buhay. Pagdating ng panahon, ng mga taong kinareer ang pag-aaral. Kaya nga. Wag yung sabihin na KJ kami doon sa mga may jowa-jowa ngayon. Medyo bitter lang din kami talaga. Wala, aminin na po namin talaga. Kulang po talaga kami sa aruga. Kulang sa pagmamahal noon. Kulang kami sa pagmamahal noon, di ba? Pero mindset,
'Di ba? Aral. Kasi 'yan yung gagawin mo ngayon. Mm. That is your responsibility now habang nandiyan ka sa age group na 'yan. Huwag kang magmadali kasi yung pagjojowa, dadating din siya. Alam mo pag nagtrabaho ka, ma-expose ka sa maraming mga tao, ma-expose ka sa iba't ibang klase ng relationship, 'di ba? After you graduate. Correct. Madali na 'yon. Madali na 'yon. Tsaka lalo pa ngayon wala masyadong pressure na kailangan at this age kinakasal na, hindi na eh. Late na mga bagay-bagay. Sabi nga, the 40s is the new 30s, di ba? Mga ganun. 50s is the new 40s. Mga ganun. Pagkukunwari po sa edad. Hindi, pero totoo, di ba? Dati, unheard delayed, of yun no? Eh. Delayed ngayon yung, ano, yung, halimbawa, ako, marami din ako mga friends ngayon, nasa mag-30 na, pero single pa rin. Correct, di ba? Eh, dati hindi eh. Oh my God, mag-30 na, stress. Di ba? Pero ngayon, kunyari, dito na lang sa office, partner, madaming nasa early 30s, 'di ba, na hindi pa nagjojowa or wala sa kanilang calendar o timeline to get married anytime soon. Mm-hmm. Pero nung kung nabuhay ka nung medyo mauna-una ka, 'di ba, nung mga time natin, 23 talaga, naku, mag-asawa ka na. Pagdating ng 27, naku, sultera ka na. Ano ka ba, 28, naku, sarado na 'yung matres mo, ganun 'yung mga pananakot. Hindi ka na makakabuo niya, mga ganun. Hindi true. Correct. So huwag ma-pressure dun sa mga, ilagi natin sinasabi, ano pa yan, teknolohiya. Bongga ang technology ngayon. Marami so, nagagawa. Marami ang siyensya. So huwag kang matakot dun sa pagsara ng matres, pagliit ng butas, di ba? Kung anik-anik, ganyan. So, take your time. So, kung nag-aaral ka ngayon, punto, nag-aaral ka ngayon, karirin mo yung pag-aaral mo kasi yan yung dapat mong gawin. Tama. Hindi namin sinasabi hindi kayo mag-jowa. Okay naman din. Oo naman. Pero make sure na priority mo pa rin ang pag-aaral. Sa true. Correct. Ganun. O makinig sa mga tito at tita. Yan, di ba? Mga ano yan, life lessons. Yes. Yan. Maraming salamat sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon at huwag kalilimutan, may chance ka manalo ng 2,500 pesos para sa ating Fanscan. Kaya Manila, scan mo na! Kung ikaw ay merong calendar o kaya merong kang sticker ng Love Radio Manila, this is the time para iscan na po ang QR code. At syempre, kung ikaw ay nakatutok sa ating Facebook Live, ito na po ang ating QR code that we will be flashing on our screen. All you have to do, itapat po ang camera ng iyong cellphone. Tapos, dapat ma-read niya yung QR code na yan. Kasi yung QR code na yan, magdadala sa isang katanungan, sa isang link na may katanungan. Ano ba ang question for today? Saan gawa ang hotdog? Letter A. Karne ng dog? Letter B. Karne. Or, walang letter C? Karneng baboy. Karneng baboy. Oo. Oh, okay. Bala ka kung anong... Anong sagot dun? Hindi ko bala kayo. Okay, yun lang po. With your name and contact details and address, Kabisyo. And again, you get a chance to win 2,500 pesos! Mamaya sa programa ni Lala Banderas, programang biyahe 9 to 12. PM. Yan. Abangan nyo po yung announcement ng ating winner. Okie dokes, mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating... Mahiwagang burnay ang ating mapapakinggan, kaya tin yung pakaantabayan. Muli ako po si Nicole Hyala. At ako naman si Cambio King Chris Tsuper. Na nagpapaalala! Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yun! Love Lady! Hey! Tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hyala. Chris Tsuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Tsuper. Nicole Hyala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Marga, matagal nang tambalanista.
hindi lang ako nakapakinig for a while dahil nag-move ako sa US. Kaya laking tuwa ko nang mahanap ko kayo sa podcast kasi anytime, anywhere, napapakinggan ko na kayo. Sumulat ako upang ibahagi ang aking kwento. I got married in 2020. 2 months after, tinanong ko ang asawa ko kung pwede na kaming mag-anak. Feeling ko kasi ready na ako. Pero more than my readiness, I think na-pressure ako sa mga tao sa paligid ko. Mga comments katulad ng, "Uy, magte-30 ka na, hindi ka pa nag-aanak, baka mapanis na yung matres mo." Or, "Nako, habang tumatagal, mahihirapan ka ng mag-anak." Natakot ako sa mga naririnig ko, kaya kahit gusto pa naming i-enjoy ng asawa ko ang moments na kaming dalawa lang muna, nagdesisyon akong mag-anak na. Kahit alam ko na hindi mahilig sa bata si husband, pinush ko pa din. I gave birth in March 2022 to a healthy baby boy. Feel na feel ko ang pagkababae ko. Ang sarap sa pakiramdam. 2 months after kong manganak, nagsimula na kaming mag-away mag-asawa. Siguro kasi parehas kaming nahihirapan. Kahit gusto kong matulog, hindi ko magawa kasi may batang kailangang alagaan. I felt guilty kasi alam ko that I pressured him na mag-anak right after naming magpakasal. Nag-offer naman ng tulong ang pamilya ko at lumipat kami sa kanila, pero hindi naman kami gaano natutulungan. Naintindihan ko naman kasi may trabaho din ang nanay ko. Nalungkot lang ako kasi nag-aaway na din kaming mag-ina. Pakiramdam ko, wala na akong kakampi sa earth. I was diagnosed with postpartum depression. Para sa mga kapwa kong babae, huwag kayong pa-pressure sa ibang tao. Huwag kayong makikinig sa mga tao sa paligid na kung makarequest na mag-anak na kayo, akala mo sila ang mag-aalaga kapag lumabas. Hindi birong magkaanak. Literal na babaliktad ang mundo nyo, kaya make sure na ready talaga kayo. Sa mga katulad ko na nakakaranas ng postpartum depression, seek help. Nakaasa sa atin ang munting anghel na isinilang natin, kaya kayanin natin. Magpakatatag at samahan natin ang dasal. Thank you sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. God bless you both. Ang inyong tambalanista, Marga. Pangalan niya ng mga mayayaman sa ano, na gumaganap sa pelikula. Marga. Yan, oh. Diba? Meron akong kaklase dati, Parter. Pinangarap ko rin maging pangalan Margo. Oh. Kasi ang ano, spelling niya ng Margo is M-A-R-G-A-U-X. Oo nga. Shala-shalahan. So, oo. Means, alam mo ba? Ni Marga. Kaya sa nga. Sa pelikula, Margo. Diba? Yan. Tapos, ang ginagawa ko pa nung ano, nung nag-aaral ako, di gusto ko yung pangalan niya. Oh, meron akong signature ng pangalan niya. Oh. Margo. Bata pa lang talaga ambisyoso. alam na talaga. Ambisyosa bata pa lang. So ganda anyways, ng pangalan, eh. Marga. Ang ganda. May kalaro yan si Margie. Ay oo. Si Margie naman siya yung anak ni ano Marites. So yun yung anak nilang mahirap. Ayun yung kaibigan nilang mahirap si Margie. Ah okay. Charot. Hoy baka ma-hurt yung mga Margie mayayaman. Pero nag-level up pa. Kailangan na gano'y Marge na siya. Nung nagka-pera, nung naluwag-luwag na. Si Marge na siya. Oo, oh, diba? Oo, oh, diba? Tapos isa na lang tropa si Marion. Okay. Oh. Yan yan. Mga magkakaibigan po sila. Oh, tapos yung isa nag-artista na. Ah, talaga? Anong si pangalan? Marian. Ayun.
Ayun na nga. Yan. O, so Marga. Yan. Siyempre, pag-ani namin yung pakiramdam mo, pero dun sa corning joke namin, hindi namin sure kung gumaan. Hindi namin talaga sure, Marga. No? Isa lang yung sure, maganda yung pangalan mo. Yes, di ba? So, merong maganda pa rin sa buhay. Totoo. Diba? Ikaw ba nagandahan ka sa pangalan mo? Hindi binigit talaga. Hindi talaga. Hindi ba tapos? Hindi talaga. Hindi. Hindi talaga. Hindi. Diba? Kaya kapag ka, yung, kung meron akong babaguhin, oo. Diba? Kung babaguhin ako sa aking buhay at pagkatao, it's really my name. Ayoko talaga ng pangalan ko. Ewan ng Emilu. Emilu, kasi tumatatak talaga sa ano eh. Tumatatak talaga. Tumatak sa utak ko yung tukso sa akin nung bata ko. Emiluga! Emiluga! Eh tapos yung apelido ko pa Gaite, di ba? So parang Emilugaite. Oo, so talagang very Emiluga talaga. Ramdam ko talaga yung sinampal na naman ako ng kahirapan. Eh, uso pa naman yung dati, yung mga ganun, di ba? Oo, yung tukso-tukso, di ba? Yung mga pangapangalan na may ano, may mga lampayatot, di ba? Yung mga ganun. May kakilala ko, Lisa, yung tawag namin sa kanya. Kasi Lisain. Hindi, mga ganun, Lisain, Lisa, Lisain, Lisa diba? Longganisa. Correct, mga ganun. Tukso ng mga bata. Di ba? O ako, Emiluga. Emiluga. Di ba pangit? Kaya... yun talaga yung pinagsisihan ko talaga eh. Na hindi so, ko wala kung uulit talaga yung ano, yung buhay ko, yung name ko lang yung gusto kong pabago. Anong pangalan ang ipapalit mo? Never grows old. Oo. Gets old, never gets old. Oo. Ashley Mae Margo. Yan yung gusto kong name. Kasi parang maganda, tapos parang mayaman. 'Di ba? Sino nagbibigay ng pangalang Ashley? Parang feeling ko mayaman lang. Oo, ganun. Feeling Margo, ko lang. No? Tsaka yung Margo with an AUX ang ano spelling. O kami lang ba, diba? Kami lang ba yung mga ganyan? Ganitong ano hinanakit sa buhay. Nasaan iba po yung pangalan namin? Hindi kasi nag-duel sa usapang pangalan, kinalimutan na si Marga. Hindi yun kasi naniniwala ako, 'di ba, lagi naman natin 'tong sinasabi sa Tambalan na mas maganda kung may kwento yung pangalan. Yung pangalan ko kasi walang kwento. Kaya walang yung kwenta. Kaya feeling ko wala siyang kwenta. Kasi wala siyang kwento. Sorry na sa mga magulang ko agad-agad. Tampo diba? Na yung nanay mo sa'yo. Sabi niya, pinag-isipan ko pa naman yung pangalan mo, anak. Hindi niya pinag-isipan. Ah, hindi. Tinanong ko kung saan niya nakuha. Nakakita niya sa dingding ng ano, CR. Hindi naman, partner. Nabasa niya lang sa baby book. Alam mo yun, ilang yung print na baby book. Ganon. Yun lang talaga. Unlike, hindi, kasi kata naman yung mga may Lou talaga dati. Sabaga, yun ang ano, yun yung kwento. Pero oo, pangit ng diba, kwento. Diba, Jenny Lou, Jackie Lou, Emmy Lou. Yan, Mary Lou. Mary Lou. Oh, mga ganun dati, uso 'yan. Ayun. Hindi rin eh. Kasi pag tinanong ko talaga 'yung nanay ko, 'yung talagang sinabi niya sa akin eh. Nakita lang namin sa baby book, sabi ko, wawa, unang anak. Tapos 'yun lang talaga 'yung naisip kasi naniniwala ako na dapat 'yung pangalan mo may kwento 'yan. Mm-hmm. 'Yung parang bakit pinangalan ka ng ganun? Mm-hmm. 'Di ba parang ikaw may kwento, 'di ba? Ba't pangalan mo, tunay na pangalan mo ay Adrian. Kasi ang idol ng mommy mo si ay si Adrian Panganiban. Panganiban, 'di ba? Isang singer. Singer, dati. Oo. Oo, ganon. So, pag nakikita nga kami noon ni Adrian Party, kunikwento ko ulit kahit ilang beses ko na nakwento sa kanya. Huy, alam mo ba? Lagi kunikwento, bago ng bago. Yung pag pangalan ni Tsuper Adrian, kinuha sa pangalan na, mo. Kaya na, ganon. Ganon ang mga eksena. So, may rason, di ba? Parang halimbawa, nung nauso yung Game of Thrones, maraming mga ang pangalan, yung mga pangalan ng character sa Game of Thrones. Mm-hmm. So pagdating ng araw na hindi na uso, kunyari many decades after, kapag ka-equinento, eh kasi nung araw, may ganitong uso. Ganyan, di ba? O yung akin, Emiluga. Emiluga. Pangit, nakakayamot. Pero maganda yan, nawala lang talaga sa uso. Kasi naman, ang pangapangalan naman talaga ng tao, nababase kung ano yung trend. Ah, sabagi, yun diba, nga. Tayo, kung ano American yun sa atin eh. Isipin American mo. Yun? Oh. Ah, sabagi, hindi ko makakalimutan kasi dun sa, kaya ay... nagandahan na pala ako finally sa name ko. Nung isang na araw, hindi noon lang. Noon na parang naganda na ako sa pangalan niya na nung nakita ko sa isang cassette tape na merong isang singer, ang pangalan niya Emilu Harris. Oh, diba? So sabi ko, ay taray. Kasi sobrang kagustong ko talagang baguhin yung pangalan ko. There was a time, partner, na yung Emilu, pinaglihiwalay ko pa siya. Parang anong bearing? Anong difference? So Emmy plus Lou, parang two names. Yan yun na. So alam nyo na ha, bata pa lang ako, iba na talaga yung how my mind works. So, yung ano ng brain ko, iba na talaga siya. Oo.
isipin mo yung paghiwalayin. Ba't ganun? Di ba? Hindi ko rin alam. Kasi nakakaingit yung mga pangal, yung mga kaibigan natin na dalawa yung may pangalan, second name. Correct. Oo, so pinaghiwalayin mo yung Emily Lou. Oo. Ang toast. Sabi ng nanay mo, anong pauso to, anak? Ba't pinaghiwalay mo yung pangalan mo? Di ba nga? Malamang kung naglalaro kayo ng piko, di ba? Tapos nagsulat kayo ng mga pangalan sa kalye. Oo, oh, ganyan. Di ba? Hinihiwalay mo yung hinihiwalay ano. Hinihiwalay ko yung pangalan. Tapos, di ba, meron kasi, di ba, tinatawag na assumption handwriting. Oo. Oh, oh. So, kung halimbawa, nag-script ka na Emily, one whole name. Oh, oh. Iba yung paglagay mo ng L. Kasi para siyang small letter kung one name. So, ako, pinaghihiwalay ko sila. Para big letter L, iba yung ano, para two names talaga, kahit one name na talaga. Mga ganun, bata pa lang ako, may konti na talaga. Hindi ko talaga naman, alam ko saan ko naman na yung sapak. Alam mo, parang, baka sa daddy ko. Kasi hindi lang ako na masyado nagkaroon ng chance to get to know him. Kasi 8 years old pa lang ako noon na stroke siya. So parang hindi, pero feeling ko walang masyado na kwentong stories. Oo, wala eh. Pero feeling ko kasi makulit daw yung partner. So parang feeling ko baka sa tatay ko. Kasi nanay ko ang bait eh. Alam mo, so hindi ko alam ko talaga. Parang, walang bahid sa iyo yung nanay mo. Yung nanay ko wala talaga eh. Kung meron man naman sa akin nanay ko, yung nadidislocate pa yung mga katakatawan. Pero yung mga ano, parang iba mag-isip. Oo, yung iba mag-isip. Pero sa feeling ko sa tatay ko yun, bata pa lang ako may sapak. Sorry na Marga. It Mami, bibigyan ka namin ng time. Oo, kasi time sa podcast ka namin pag-uusapan, ayan. Marga. Yan, diba? Diba ako nga nakwento ko na din dati yung ano yung pangalan ko. Sabi ko doon sa mga kalaro ko, wag nang ayaw mo din ng Adrian. Oo, Ayan yung tatawag nyo sa akin. Ayan kasi yun yung palayaw. Kasi Adrian, oh, Ayan. Ayan, ganun. Sabi niya, hindi, ako si JR. Sabi ko. Kahit hindi naman junior. Naging JR. Tapos diba? Ngayon, pag tinatawag na ako ng mga kalaro ko sa bahay, JR. Sabi ng mga lola ko, walang JR, si JR dito. JR? Wala, pero napanindigan ba? Hindi, nahiya na rin ako sa sarili ko. Na parang tinutok na ako ng mga tita ko at saka mga ano, mga lola ko. Diba ang mangyayari kasi dyan, partner, parang ititrain mo yung friends mo eh. Diba, natawagin ka ng ganun. Pero hindi nila mapapanindigan. Oo, siguro na ano din sila. Oo, parang alibabaran din. JR, alam mo si JR, bagong kalaro ba dito sa barangay yan? Feeling ko talaga, partner, kaya tayo pinagtagpo ng tadhana eh. At some point, kahit magkaiba talaga tayo ng ugali, yung wiring ng brain natin may something connected talaga eh. And it all connects to the sapak. Diba? May kaunti talaga eh. Oh, so, nag-meet na ngayon na. Si Ashley at saka si JR. Yes. When Ashley meets JR, Ashley May Margo meets JR. Ayan. And now meets Marga. Ayan. Sorry na Marga, hindi na kami nakapag-focus sa kwento mo. Maya-maya yung pag-uusapan pero namin. Pero ano, pinanindigan mo rin ba yan? Napanindigan mo? Kinalat mo din sa mga friends mo na, huy ako na si Ashley. Oo. Pero walang naniwala. Parang feeling ko may kaakibat kasi nakinis yung Ashley na yun. Tapos hindi naman ako makinis. So parang walang naniwala. Tsaka, miluga na nga eh. Tapos sa Ashley ka pa dyan. Nakaka-lurk eh. Hindi kasi yung mga kapatid ko, merong ano eh, meron silang, may feeling ko may meaning na yung names nila eh. Oh, like pinag-isipan yung, na oh, talaga. Yung kapatid no? ko, yung sumunod sa akin, Emmanuel, God is with us. Diba? Yung sumunod, nga. Catherine, from St. Catherine. Ganon kasi November. Ay wala, hindi ka favorite. Ako talaga, partner. Yung parang, just yung huli, yung bunso namin, Christian. So lahat maka-Diyos, ako lang talaga yung parang, alin ang naiba. Miluga! Miluga! Yung tukso ng mga kalaro sa'yo. Nakakainis yung tukso. Sa lakas-lakas pa ng boses. Kaya nga lalakas ang boses. Dumadaan pa yung crush ko. Yung crush ko, ang pangalan, Adrian. So kung kailan dadaan yung crush kong si Adrian, saka naman yung mga bata sa samat, ibaba talagang, miluga! No? Ginaganahan tawagin ako Emiluga. Sorry na ba pasintabi na po sa mga kumakain na parang kasi nga, ano, kasi ka kulay ng luga. Nagpasintabi ka pa. May pasintabi ka pang nalalaman. Sorry Diniin na. Mo naman. Sorry na. Oo. Ganon. Diba, may pinaghihiyawan mga kalaro mo na ano. Kasi baka naman may basehan. Wala talaga. The origin. Sa bagay, when there's smoke, there's fire.
Char. Oh, anyways. Oh, ikaw naman, Marga. Oh, ikaw naman, Marga. We wala have ng time. A few minutes. Yeah, mas syempre, pag-uusapan pa natin to even more no sa ating podcast. Pero ang gusto lang namin din talagang sabihin sa'yo, Marga, mm-mm. 'Di ba parang feeling ko iniisip mo parang wrong timing lahat, pero everything kasi happens at its right time. Yes. In God's perfect time. So hindi man ready yung mister mo. Ano yan eh, yung timing na mister mo ay iba sa timing ni God. Mm-mm. So mas tama yung timing ni God. So binigay yung baby ninyo at exactly the right time. Doon ka muna mag-focus. Mamaya pag-usapan natin yung ma-pressure sa ibang tao, yung mga ganong klase mga eksena. Pero doon ka muna mag-focus that everything happens at the perfect time. So yung parang feeling mo, feeling ninyo, hindi kayo handa, baka totoo yun, pero binigay sa'yo yan eh. So ibig sabihin, eksaktong ngayon yan. Mm-mm. Ngayon yan na nun. Ngayon yan na roll over, di ba? Kasi ito yung eksaktong oras. So panghawakan mo yun. Yun, yun yung sa tingin ko isa sa mga pwede mong gawin. Maging mindset kanina pa natin pinag-uusapan correct. Para makatulong na mabawasan ang iyong hindi magandang nararamdaman. Tama, yan, ganun. Pero yun talaga yung isa sa mga magagandang pwede mong isipin. Yes. Binigay yan at the perfect time. And God's timing is always perfect. Diba? Yung may isip mo, bakit? Dami mong tanong. Mm-hmm. Di, tanggapin mo na lang din. Kasi ano eh, tsaka blessing. Yes. Napakalaking blessing. Hindi lahat yung ginustong magkaanak eh nagkaanak din agad, 'di ba? Pero ikaw blessed ka agad, yung mga iba ang dami nang ginawa, tumbling split kandirit. Oo, uminom na ng kung ano-ano. Kung anik-anik yung mga diba? Sumayaw ginawa. Na kung saan-saan. Sa true, 'di ba? Diba? Kung ano-ano ng mga nagpabulong na kung kani-kanino. Totoo, 'di ba? Marami ng mga methods na ginawa. Diba? Pero wali pa rin. Oh. Totoo. Ikaw ba naka-experience ka nung postpartum blues? Ang sabi sa akin nung OB ko, hindi daw yung depression. Kumbaga parang yung sa akin, postpartum blues. Parang papunta doon kapag hindi inagapan or something. Parang ganun. Hindi ko rin kasi parang nasyokot din ako. Pero yun yung isa sa mga rason kung bakit natakot na ako magbuntis ulit. Kasi ayoko siyang pagdaanan. Isipin mo, partner, commercial ng pansit. Iyak ako ng iyak. Tapos hindi ko maintindihan. Ang lungkot-lungkot ng puso ko. Alam mo yung parang hindi ko siya mag-gets. Ang lungkot ng puso ko. Tapos hindi ko aalam yung gagawin ko doon sa bunso. Tapos antok na antok ako. Pagod na pagod ako. Mga ganun. Ay, maganda pag-usapan mamaya. Sa podcast. Share correct. Mo lahat yan. Mm-mm. May mga follow-up question tayo sa mga sa iyo partner yan, para diba? Makarelate din yung mga may pinagdadaan ng ganyan na pagkatapos mga anak parang hindi maintindihan ng asawa, correct. Hindi maintindihan ng kung sino mga man. Ganun. Ang tingin lang lagi mainitin ng ulo pero correct. Hindi alam na may pinagdadaanan palang ganito. At ano ang dapat gawin? Yan, ano nga ba ginawa ko? Hala baka mamaya ma-pressure ako sa sumagot sa mga tanong. But yun na magandang pag-usapan yung mga ganyang klaseng mga topic. Yes. At ang kagandahan pa po sa ating podcast, meron na pong video. Yes. So kung gusto mo nga hindi lang kami mapakinggan at mapanood yung facial expression, how yung actually looking at you ganyan. Talsik ng laway ni Nicole, kalembang ng tonsil, correct, mga ganun. Talsik ng tinga ni Tsuper. It's all here. Paglobo ng sipon, hinihintay yan. Lang ulit namin yun eh. Correct, 'di ba? Kasi lumulobo yung sipon namin minsan talaga. It happens, you know. So, ganun lang muna ha for now. Maraming salamat sa iyo, Marga, for sharing your story more on our podcast. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Tsuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!